Tulad po ko nung paghila niya po sa akin, tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ko, tapos nung paghiga ko po, napipikit po ako, pagmulat po ng mata ko, o dahil napansin ko pong binababa niya po yung shirt ko. Isa na naman mga kabayan ang nakakatakot na pangyayari sa isang pasaherong babae na tila malaking trauma ang naiwan sa kanya dahil sa ginawa sa kanya ng pinagkakatiwalaan niyang ang cast rider mga kabayan. Kaya mag-iingat kayo sa mga cast rider mga kabayan. Hindi lahat ng cast rider ay matitino isip. Watch niyo po ang nag-viral na video na ito mga kababayan. So hinatid kayo ng mga kasama nyo, matapos kayo mag-book, hinatid kayo hanggang sa makasakay doon sa angkas. Opo. Kaya yun, umalis na. Pwedeng pakikwento yung buong pangyari, ma'am? Opo, bali, nung madaling araw po yun ang November 12 po. Okay. Galing po ako sa bahay po nung kasamahan ko. Okay. Nag-book po ako ng angkas bandang mga alauna po ng madaling araw. Okay. Tapos dumating na po yung rider, nakita naman po niya na nagkakasayahan po kami. Pero nung humati na po ako ng mga kasamahan ko po dun sa kanya, kung nasan po yung pinagpwestuhan niya ng Ando motor. Ando nga sa video, kita. Yes po. Sige po. Ang sabi po ng mga kasamahan ko, kung makaya daw po kung ihatid ng rider. Sabi naman po ng rider, okay po, sakay na. Sabi niya, nung sumakay na po ako, dali-dali na pong umalis yung rider po. Wala po siyang sinda, yung po may mga policy po sila na hindi po pwedeng magsakay ng nakainom. Kasi kung sasabihin naman po niya yun, hindi naman po ako mag-i-insist na sumakay po. Okay. Ika-cancel ko na lang po sana yung booking ko. Mm-hmm. Tapos after po nun, habang nasa biyahe po kami, nag-cellphone po ako, pero napapansin ko po, na doon po siya dumadaan sa mga lugar po na medyo madidilim. Hindi ko po kasi kabisado yung Pasig. Okay. Yun po, yung madidilim po parang mga subdivision or mga village po yun. Mm-hmm. Sinabihan ko po siya na, kuya bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, puminto po siya doon po sa may mga talahiban po. Akala ko po magsi-CR lang po yung rider. Mm-hmm. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ako nung paghila niya po sa akin, tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako, tapos nung paghiga ko po, napipikit po ako, pagmulat po ng mata ko, o dahil napansin ko pong binababa niya po yung shirt ko. Bali yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung shirt ko, na ibaba na po niya. Naslahit ako po siya, nasa harapan ko po na naluhod. Yung nag-a-attempt po siya na magtanggal na po nung pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po, kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. Pagtingi ko po ng tulong, chinek ko din po yung bag ko, wala na po akong cellphone, tsaka po yung wallet ko po. Tapos yung dinahingian ko po ng tulong, dalawang mag-asawa po yun. Ang sabi po nila, kaya po pala ang bilis umalis nung angkas rider po, dun po sa may talahiban, ang bilis niya po na bigla na lang pong dire-diretsyong umalis po. Yung po yun po yung nangingi kami ng tulong dun po sa isang tower. Dun po kami na nagpabok po sila ng grab, kaya nahatid po ulit ako sa bahay po nung katrabaho ko. Doon po kami nagumpisa na magpa-blatter na po doon po sa may manggahan barangay, sa barangay hall po nila. Ayon sa pasahero ng babae, kahit nakainom siya ay napansin niya at nagulat siya at tila sa madilim na talahiban siya dinadala ng isang angkas driver na ito mga kababayan. Nung katrabaho ko, ang ginawa po niya nung nasa barangay po kami, ginontak na po niya yung customer service po nung angkas po. Ang sabi po sa amin, kailangan ako daw po ang tumawag. Since na natrauma nga po ako dahil hindi ko po lubos maisip na ganun po yung mangyayari sa akin dahil palagi po ako nagbubok sa apps po nila. Nung hinatid po kami nung pulis po dun po sa trabaho ng asawa ko, yun po, kinontak po namin yung angkas po. Ang sabi lang po nung angkas, hahantayin pa daw po nila na mag-response po yung rider dun po sa patawag nila. Dumating po yung hanggang umaga po, dumating na po yung gabi, hindi na po sila tumatawag sa amin para po dun sa response na sinasabi po nila. Kami na po mismo yung tumatawag sa kanila. Ang ginagawa po, dinidisconnect na po kami dun sa customer service nila. Na yung may mga number po na tumatawag, ayun pa rin po yung sinasabi nila na yung rider po hindi pa daw po nagpapakita, hindi pa daw po nag-report sa kanila, wala pa rin daw pong response. So ibig sabihin, ayaw makipag-cooperate na angkas? Yes po. Yes okay. Po, ganun po yung ginagawa nila sa amin. Tapos nung kami na po yung tatawag, mag-ring po yung cellphone nila, bigla na lang pong papatayin. Kahit po sa mga text, di na po sila nag-reply sa amin. Di ba kapag nag-book ka na angkas, hindi pa ako nakasakay na angkas?
eh, nakaregister doon kung ano yung plate number at sino yung driver? Bali, nung ano po, nung November 12 po noon, nung tumawag po kami mag-asawa po sa angkas po ng morning, ang sabi po sa amin, alam naman po nila na may information po ako doon, na nag-book po ako, may booking po ako ng bandang alauna po. Ang hinihingi lang po namin is makausap namin yung rider or yung information so, lang po. So, identified nila yung rider? Yes po, ang sabi po nila may booking ina-admit po. Nila na talagang yes, may record sila ng booking mo. Yes po, nasa system daw po nila. Right, nasa system at nasundo ka nga talaga ng angkas. Yes po. Okay. So, bakit ayaw nila ibigay ang pangalan may para ano daw po sila, masampahan mo ng may kaso? May data privacy daw po sila dahil baka data daw po... Data privacy? Baka daw po sila yung sampahan ng kaso ng rider. Yun po yung sinasabi nila sa amin. Teka muna, eh, kung ang pinag-uusapan natin ay para ikaw ay makapag-imbestiga through the PNP, eh dapat ibigay nila. Paano ka makapagsampa ng kaso? Pinakwento po nila sa akin kung ano po yung i-report ko, ano po yung nangyari. Sinabi ko naman po lahat sa kanila, pero ang sabi po kasi nila, kailangan pa daw po nila ng response ng rider. Eh nung ilang araw na po, ang tagal po naming nagantay ng tawag po nila, kami na po yung tumawag ulit. Yung customer service po na nakausap namin, ang sabi po, nasa legal department under investigation po. Hanggang umabot na po ng 10 araw, ganun pa din po yung sinasabi po nila sa amin. Wala pa rin legal department daw. So bakit hindi nakipag-ugnayan sa inyo yung legal department para kausapin ka? Tumatawag po sila para daw po sabihin na under investigation na po, maghantay na lang daw po kami. Eh 10 araw na po, hindi na din po ako nakakapasok sa trabaho para po mag-ayos ng mga nawawala ko din po mga gamit. Ano po mga nawala sa inyo? Yung mga ID ko po, tapos po yung cellphone ko. Eh yung cellphone ko po, gamit ko po yun sa trabaho, kailangan ko po yun. Tapos yung mga ID ko po, yun na lang po kasi yung ID ko. Tapos kailangan ko pa po magpa-affidavit po. Lahat po, ginagkagastusan na po namin lahat para matapos lang po. Kailan kayong huling nakipag-ugnayan sa angkas? Bali, nung November 21 po. Kasi nung November 20 po, nagpa-SIM replacement po kami. Hmm. Nagkaroon po kami ng bagong SIM po, SIM number po. Yun po, nagtry po kami i-open yung apps ko. Na-open naman po namin. Doon po namin... Ah, kasi yung cellphone mo, dinako nga pala niya yes kung saan po. Ka nag-information kailangan. Yes po, kailangan. Namin yung information po ng rider, yung pangalan po. Okay. At ang pangalan ng rider is Aurelio Subiera? Yes po. Okay. Final fare, 166 ang pesos. Okay, ang date yung date, November 12, 1:38 a.m. Okay. So bakit nila ayaw ibigay samantalang meron ka naman talaga information ng ganito? Kaya lang nawala, kaya kailangan mo hingin yes po. Because na kasama sa ninakaw yung cellphone mo. And you have this information, yes. May they know that. Pero ayan siya, tinatago nila dahil sa data privacy raw. Yes po. At gusto mo lang makuha yung information na yan para yan ay may sumiti mo sa mga kinakulan sa pagsasampa mo ng kaso, reklamo. Okay. So by the way, makailang beses po tinatawagan ng RTIA ang angkas at Shari, ano sabi ng angkas? Nagbigay lang po sila sir ng komento. Kasi kanina meron kang pinakitang sulat, kaya lang yung sulat hindi naka-address sa atin, so hindi natin mabasahin yon. Yes po. Yung sulat na pinadala kay Shari through Viber, eh yun ay tungkol doon sa kanilang panawagan sa kanilang customers at stakeholders. Opo. Wala tayong pakialam doon. Yes po. Kung meron silang gustong sabihin sa atin dahil sa ating pag-intervene, eh then that letter should be addressed to us. Yes, kung hindi naka-address sa atin, huwag natin basahin. May nakita po ako dito na suspended daw po yung biker nila habang iniimbestigahan daw po ang incident. Ano ho napag-usapan yung November 21? Ali po, nung ano po, nagsabi po kasi kami noong November 20 sa police na nakuha po namin yung SIM replacement ko po. Nakuha namin yung identity nung rider, yung pangalan po. Ang usapan po kasi namin dun po sa police station po, pag nakuha po namin yung pangalan ng rider, magpa-file na po kami nung pong kaso. Right. Pagdating po namin dun noong November 21 po, ang una pong sinabi sa amin... Sino po nagsabi sa inyo? Yung po, isa pong nakausap namin na police po dun sa station po. Police, okay. Po, ang sabi po niya sa amin, papunta na daw po yung rider, papunta na daw po yung angkas na kinagulat po namin kasi hindi nga po nakikipag-usap sa amin nung rider so, paano po. Na nalaman ng police na papunta na yung rider? Nakikipag-ugnayan po sila sa angkas, yun po yung sabi niya, na papunta na daw po. Akala okay. Po namin, dun po sa police station kami mag-uusap, nagulat kami, dun na po kami mag-uusap sa barangay daw po kasi dun daw po dumiretso yung angkas po. Pagdating po namin doon, sabi po sa amin ng police,
isettle na lang daw po kasi pag magkaso daw po, mahabang proseso. Makipag-usap na lang daw. Pulis? Yes po. Anong pangalan ng pulis na yon? Hindi po namin nakuha yung pangalan ng pulis pero makikilala po namin siya dun po sa station po nung Manggaan. So parang po. Pinipilit ka na makipag-settle na? Opo, makipag-settle, makipag-usap daw po muna kami dun po sa may ano po, barangay. So parang dinidiscourage ka ng pulis? Opo. Okay. Sabi po ng asawa ko, tutuloy po yung kaso. Pero sabi po ng pulis, hantayin na lang daw po namin yung rider, makipag-usap daw po muna kami. At dumating naman? Opo, hindi naman po dun sa may police station, dun po sa may barangay Manggaan po. Kami pa po yung nagpunta dun, bali 2 oras mayigit po kami pinagantay nung angkas tsaka nung rider po bago po sila makarating. So sino kasama nung rider? May kasama po siyang representative po nung angkas. Okay. Pagdating po namin dun, ang buong bibig po kaagad nun sa Bausi. Tapusin na daw po yung usapan, isettle na lang daw po namin kaagad. Kahit sinabi ko po na ganun po yung nangyari sa akin, na hinubaran po ako ng rider, binaba po yung short na. Ko. Okay, so dalawa na. Una, yung pulis na pinuntahan mo at sabi, para magsampa ng reklamo, sabi mag-areglo na lang. Dahil kapag hindi mag-areglo, mahabang proseso, parang diniscourage ka. So tinuro kayo sa barangay. Yes, sa barangay, yung bausi ng barangay, diniscourage ka rin. Sabi, makipag-areglo na. Areglo na lang daw po. Isettle na lang daw po namin. Tapusin na daw po yung usapan namin sa barangay. So, ano nangyari dun sa usapan sa barangay? Nakipag-usap po kami. Tapos sabi naman po namin, sige po, kung makikipag-settle, okay po. Kasi ilang araw na po kung di nakakapasok sa trabaho, ang laking abala na po, ang laki na din po na nagagastos namin. Naikwento rin ng paserong babae na ninakaw din ang angkas rider, ang kanyang cellphone at wallet. Bago ito, tumakas mga kababayan. Ma'am Pau Garcia, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ma'am, ang gusto ko lang po confirmation na noong November 12, yeah, sa araw ng pinangyarihan, insidente, pumunta talaga sa inyo dyan, itong si Alias, yes, Carla, para magpa-blatter, tama? Opo, opo. Pero po hindi muna dito sa amin sa Bausi. Ang nagpaano po noong 12, hindi po siya. Yung kasama po niya sa bahay ang nagpa-blatter. Ah, okay. Yes, kasi nga at that time, eh, nanlulumo na siya at nakainom, yes, siya. Inaamin naman niya yon. Yes po. Okay, sige po. Yun lang po. At maraming salamat po, Ms. Yun lang Garcia. Po ang, ano, sir, excuse me. Yes, ma'am. Dito po sa amin, sir, sa Barangay Bausi, hinabot po kami dito ng up 3 hours kasi gusto ko pong makausap yung may hawak ng rider. So dumating naman po, is tapos na. Nagkasundo po sila na walang bayaran dito sa amin sa barangay, doon na po sa office ng rider. Ngayong pong gabi, sir, pupunta siya doon para doon po sila mag-uusap. Kasi may sulat po yan, sir. Teka muna. Bakit siya magkikipag-areglo sa opisina ng rider sa angkas? Kasi po, sir, nakikiusap ang rider na dapat dito po sa amin magbabayar kasi sabi niya ang halaga po ng cellphone niya is mahal. Nagsulat po siya, sir, is 50,000 lahat, pati yung wala laman ng wallet at yung kanya mga IDs. Anong problema kung mahal ang sinulat niya na halaga sa areglo eh kung mahal talaga yung cellphone niya? Opo. Opo, yun po ang usapan nila ng rider. Hindi, kasi medyo pumunting ang tenga ko. Sabi mo, yung amount na hiningi niya, mahal. Ma'am, labas ka na doon kung malang hiningi niya. Eh kung yung talagang halaga nang nawala sa kanya, pati kasaming abala. So, ano pakialam mo doon? Opo, labas na po kami doon, sir. Kasi correct, natapos na po kasi sa barangay. Kaya nga, again, do not use that word mahal. It is not for you, yes, to make that decision whether mahal ba o hindi ang kanyang, yes, yes, hinihinging, yes, pang-areglo. Because, una, yung cellphone na nawala sa kanya, yung mga gamit na nawala sa kanya, you don't know the value of those things. Plus, yung abala na nangyari sa kanya, so hindi mo kayang kalkulahin yon. Yes, sir. So, yes, do sir, not make affected that assumption agad na mahal. Kasi dalang beses na sa prostate, kaya siya napunta sa amin, dahil nakita niya na parang kinakampiyan ng lahat ng mga kinaukulan, kinakampiyan niya ang kas. Otherwise, kung nakita, yes, niya na naging patas ang mga nilalapitan, okay, niya, mga otoridad, hindi niya kailangan kami dito. Oh, kaya nga siya pumunta dito sa amin, sa last resort. Muna dapat ngayon, sir, ngayong gabi. Eh sabi ko nga, kung gusto niyo na kailangan pa rin kami, i-assist namin doon siya. Kaya po kami napatawag sa inyo para i-verify lang kung talagang totoo nagpa-blatter. Yun lang po kailangan namin sa inyo sa matter of fact. Blatter po yan ng 21. Okay. 21, napakahaba na po ng panahon. Napakahaba ng panahon. Anong ibig niyo sabihin doon? 12 yun, sir, nangyari. Kaya nga. Madala siya ng ano. Ma'am, sandali lang, mukhang kumakampi ka. Kaya nga, bakit napakahabang panahon? Dahil pinaikot-ikot siya ng angkas. Opo. Ay, o kaya nga. Pinaikot-ikot sila, sir, ng angkas. Correct. Bakit sila bumalik po dito ng 21? Correct. Pinaikot-ikot, yes, siya, sir, ng angkas. Pangalawa, yung pulis, kinakampiyan yung angkas.
Pangatlo, yung barangay, kinakampihan yung angkas. Puro kampi-kampi sa angkas. Dahil kung, sabi ko kanina, kung walang pagkakampi ginagawa itong mga nilapitan niya at tinulungan siya ng diretso, hindi na dapat siya pumunta sa amin ngayon. Kaya nga natagalan, kasi gusto niya ma-solve nang siya lang mismo at mga kasama niya, kasama na yung mister niya, na ayusin yung problema. Okay? Opo. Okay. Ngayon pong araw na to, sa mamayang gabi, mayroon po silang usapan dapat sa angkas, sa office. Hindi po angkas. Yun. Sabi nyo po nung pag-usap po kami doon, nung inubaran ako, sabi nyo, ayan nyo na lang, wala naman pong nangyari. Oh. I-settle na lang po. Ay, kasi yun? Yung po yun, nausap ko po nung, yung po yung nag-aayos sa aming kahapon. Wala naman din pong naayos eh. Kasi hanggang ngayon po ang sinasabi po nung angkas, kailangan po namin mag-usap, negotiation pa rin po na hindi naman po natapos dun sa barangay. Sandali. So, ma'am, sino yung nagsabi na hayaan mo na, kahit nahubaran ka, tutal, wala nangyari. Sabi, sir, pumunta po yan dito para magpa-blatter po. Last po na blatter niya na nangyayari po, andito lang at po okay, sa blatter. Sige po. So ma'am, makinig ka. So nakita niyo na po ang dahilan kung bakit tumagal at bakit ngayon lang siya pumunta? Depende po sa kanya, sir. Kaya tumagal at ngayon lang siya pumunta dahil nga pinaikot-ikot siya ng angkas. Dahil kung hindi siya pinaikot-ikot ng angkas at hindi kinampihan ng mga nilapitan niyang barangay at pulis yung angkas, then hindi na... Grabe, pinaikot-ikot, kinampihan talaga yung angkas. Ha? Bakit kaya? Ano mo meron? Nagkaroon ba ng bayaran dyan? Buti, nandyan si Senator Rapi Tulfo ng ating malalapitan, mga kabayan, at patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan na agrabyado sa mga ganyang kaso, mga kabayan. Dapat siya pumunta dito ngayon. Nagets mo? Yes, sir. At least, ginawa niya ng paraan. Dumaan siya sa proseso. Nagets mo? Proseso. Yes, kaya lang, yung proseso hindi naging maayos, di ba? She got frustrated with the process, kaya pumunta na siya rito. Sir, pero hindi niya po tinapos yung usapan nila ngayong gabi, sir. Dapat pumunta muna ma'am, siya dito. Ma'am, who are you? Who are you to dictate upon her na dapat tapusin yung pakikipag-areglo tonight? Kung ayaw niya pumunta sa arregluan tonight, karapatan niya yon. Yes, sir. It is not for you to make that decision for her na pilitin siya at udyukan siya na pumunta mamayang gabi. Para bang masyado kang kampi sa angkas? Oh, hindi po. Kasi sila naman na po, sir. Kasi kaya nga, ma'am, sila okay. Dito sa barangay eh. Oo nga. Opo. Opo. Ang sinasabi ko po sa inyo, ayaw niya makipag-areglo sa angkas. Kaya pumunta siya dito dahil ang gusto niya po is justisya. Dahil pinaikot-ikot na po siya. Oo nga, may aregluan tonight. Eh, hindi ko alam kung bakit alam na alam mo yung pakikipag-areglo at bakit gigil na gigil ka na. Kailangan pumunta na siya mamayang gabi. Ba't sobrang gigil mo? Ano meron? Nagsulat na nga po siya eh. Na yun na meron ba mga commissioner dyan sa inyong opisina? Wala po. Walang commissioner. Okay. Sige po. Salamat po, madam. Captain Lorente Tiano. Yes, sir. Ano po? Magandang hapon po sa inyo po at sa lahat po ng tagapagilig po ng inyo. Ito pong program, kaso sir. Laban sa angkas na yung isang rider nila nag-attempt na halayin at ninakawan pa itong pasahero nila at naisang pa natin kaso dyan sa inyo o inilapit. Pati daw yung mga pulis ninyo nagdidilidali at kinakampiyan po yung angkas. Sir, dito po sa headquarters po ng Pasig City Police Station, wala po nire-report po na ganyan. At saka sir, unang-una po nakikinig po kanina, hindi po gawain ng pulis yung mag-areglo, mag-ayusin yan. Thank you. That's exactly what I want to hear. Thank you. Sandila po, Attorney Garrett. Yes po sir, magandang hapon po. Gusto ko sa Monday mag-issue ko agad ng resolution. Ipatawag natin itong angkas at lahat ng yung pulis, barangay, yung nilapitan ni ma'am na taga-barangay at yung pulis para bigyan natin ng leksyon mga ito na dapat ang trabaho ng mga pulis hindi pag-aregluhin. Dapat ang aregluhan doon sa piskalya. That's correct naman po, Senator. No? Kasi at the level of the police, their job is to apprehend yung criminal if ever there is a crime and also to gather that proper evidence for filing po doon sa piskalya, especially po dito, sir. The crime is robbery with attempted rape. It's very clear po na nawalan po ng cellphone, so that the robbery. Attempted rape dahil sa awa po ng Diyos, wala pong nangyari. But they should have still treated this as a very serious incident. Sana, yun nga po, hindi na lang kinampihan or pinaboran ng barangay, police, and everyone else. Ito pong angkas rider. Nakita ko ng dahilan kung ba't kinakampihan. Siguro, nakapanaang ka. Siguro, na-operan. Kasi hindi naman siguro hindi naman magsasalita yung mga nilapitan yung mga otoridad kung hindi nakapa na angkas yun. Senator. Ang masaklap pa rito, doon puminit ang ulo ko ng husto na sinabi nung babae ba nagsabi o lalaki na tutal, hindi ka naman nagalaw. Yun po yung sa bawsi po. Babae? Opo. Kita mo?
Imbis na kampiyan ka dahil kapwa kay babae, kinampiyan-piyan ka, siguro nakapana. Ano po, ako pa po yung pinagalitan, bakit daw po ako nagbubuk ng nakainom? Eh sabi ko po, hindi ko po kasi kabisado yung sa Pasig po, kaya po nagbuk ako dahil yun po, ihahatid po talaga ako, diretso po sa amin. Sabi po sa akin, lesson learned, sa susunod, wag nang ganyan. Ganun po yung sinabi sa akin. Teka muna, victim blaming yan. Karapatan ng sino man ang mag-book. Now, it's up to the angkas to reject or to accept. In this case, kung alam niyang lasing ka at bawal sa kanilang patakaran, edi huwag kang iangkas. As simple as that. Kaya nang tawag angkas eh. Yun po yung tinanong sa kanya ng mga katababaw ko po na ang, wala po siyang sinabi na may palising ganun. Ang sabi lang po niya, sige, sakay na. Ganun lang po. O di ba? Kasi kung bawal yun, hindi kanya pa sasakin. Aalis na siya kasi alam niya na nakainom ka. Opo. And then, lahat naman ng mga tao na sumasakay, whether angkas o grab, sinasabihan ko anong policy. Di ba? Yes. Kung nakita nila lasing, bawal ang lasing dito sa amin. O bawal yung dala mo mga kargamento, ano ba yung mga bit-bit mo, masyado malaki. They have to inform the pasahero. Di ba? In this case, wala. Wala po. Okay. Captain Lorente sa Substation 8, sino po yung hepe doon? Sir, Substation 8 po ng Pasig, Captain Latoha po, sir. Okay, Substation 8. Sir? Yes, Captain. Okay, may sir? Opo, Captain. Sir, kung maaari po sana para ho maiproseso na po natin yung reklamo po ni Madam, yung ating complainant po dyan, pwede po siya mag-report po dito, sir, sa women's section po natin ng Pasig City Police Station, sir, para umusad na po yung kanyang reklamo. Matagal na po pala yan. Yes, matagal na nga po. Kung matagal na po, anong reaksyon nyo? Yun, sir, dapat po noon pa lang naiproseso na po natin. At alam nyo kung bakit natagalan, Captain? Yun nga po, sir, nadinig ko po nga, sir, sa conversation kanina, medyo may parang areglohan daw. Dahil yung mga kabaro mo at saka yung mga taga-barangay, mukhang nakapa nung angkas. Sir, nakakalungkot po yung ganong kalagayan, sir, na medyo nalilis po yung pulis natin sa ganong. Anyway, sir, ano po natin, sir, kasi kami po dito, sir, hindi po kami nag-tolerate ng ganyan na magawain, sir, yung are-areglo na yan, yung mga pag-aayusin. Pagdepende po yan, sir, doon sa ating complainant, sir. Para sa kapakanan ng mga kabaro mo, sige. Yes, sir. Sabihin mo anong sistema, proseso, kapag halimbawa meron lumapit dyan sa inyo para magsampa ng kaso. May pumunta po sa amin nagko-complain, ina-assist po namin yan, sir. Kung ano po yung gusto niyang gawin, sir, kung gusto niya po magreklamo laban po doon sa nare-reklamo niya, at kung yung tao po ay subject for arrest pa, gagawin po ng mga pulis po natin yon. Ayun. At hindi ninyo i-discourage yung nagreklamo na wag na magsampa ng kaso kasi napakahaba ng proseso niyan, abala lang, etc., etc. Hindi yung gagawin niya, yes, tama? Hindi po talaga. Yes, sir. Hindi po talaga natin ano yun. Dapat nga po. Kinakampiyan natin kasi biktima nga po yan, sir. Kaya thank hindi you. Dapat ganun. So therefore, bakit ginagawa ito? Hindi kayo, sir, bakit ginagawa ito ng ibang mga pulis? Yung ganong maling patakaran. Papaibisigan din po natin, sir, kung sino yung pulis po na tinutukoy ni Madam para ho mapaano po natin na hindi dapat ganun ang pulis. Dapat servisyo po dapat. Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan, Captain, pero this time meron na po mga taga-RTIA maging mga staff ko sa Senado para masiguro, yes, na hindi na po siya ngayon basta-basta na lamang isnabin. Yes, sir. Bakos, yes, sir. Itulungan. At yes, hindi sir. Na siya pwedeng i-discourage. Yes, sir po. Okay. Salamat po, Captain. Yes, sir. Welcome po, sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. So, Monday, i-resolution ka muna. And yes, then agad-agad, patawag natin itong angkas. Yes po, Sen. Also, gusto ko lang po i-comment, Sen, no, very curious yung action ng angkas. Kasi based on yung katulad po nilang mga applications like Grab, hindi po nila empleyado ang mga riders. And so, bakit nila kailangan protektahan? They should cooperate with the victim. After all, they hold the best evidence as the identity and the location of the crime po, Sen. Gusto ko, Atty. Garrett, sa resolution, yung presidente at CEO ng angkas, kapag hindi siya pumunta sa Senado, ipapasomo natin. We can coordinate po with the committee para sila po ang target natin for the subpoena po ng sa hearing po natin gagawin. Sino ba nag-regulate sa angkas? Angkas is regulated through the LTFRB rin po ata. Tawagin din yung LTFRB. Yes, sir. Ipatawag natin yung LTFRB. Opo. Patawag natin yung angkas, yung presidente ng angkas. Patawag natin yung police, pati yung taga-barangay na nag-discourage kay ate na nandito sa atin ngayon.
This is all noted, Senator. And yung resolution po, we will file it as early as possible. Once po na ma-refer na po yan, we'll set the hearing. Kasi ang dami pong Pilipinong sumasakay sa Angkas Sen. And to know na ganito ang policy, we should address their concerns po. In fact, sa kahilingan ng kasamahan natin dito, meron din siyang bad experience sa Angkas, pero wag ko na lang daw banggitin. And I will respect that. As a matter of fact, marami ng reklamo laban sa Angkas. So patawag natin LTFRB, patawag natin yung DOTR. Kasi pati tayo, tinatago-tago na Angkas, tama ba? Apo. Ilang beses tayo tumawag? Apo, tumatawag na rin po tayo ngayon. Kasi kinukuha po natin dun sa kanilang public affairs, yung details po ng case, details po ng rider, hindi po nila na ibibigay doon sa researcher natin. Apo. Sige, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Ganun lang. Thank you. Okay. Ito yan. Pwede nyo akong tanggihan dito, which ginagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Pilipinos, kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, imbestigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito. Subukan nyo magpumunta. I'm doing this para masolve ang isang problema at maibago yung mga maling polisiya nang hindi na tumaulit at magkaroon ng legislation. Kawawa to si ate. Kita mo, pinagpiyastahan itong mga pulis at mga taga-barangay, paikot-ikutin siya. Pati tayo pinaikot, pero subukan niya paikutin yung Senado. May baby din po ako, may sakit pa po yung baby ko na 2 years old po. Niiwan-iwan po namin yun sa bahay, sa mama ko po, para magbantay po. Tapos kami po yung maglalakad-lakad ng mga dapat po naming asikasuhin. Pabalik-balik po kami dun sa police station, laki-laki na po na nagagastos namin. Tapos wala po kaming naipa-file na kahit anong report po simula nung November 12 po na nagpunta kami dun. Sige po, bibigyan ko panggatas ng baby ninyo. Yung mga nawalang pera sa inyo dahil sa pag-absent ninyo, sa pag-follow mo papers, ibabalik ko po. Ma'am, makakuha ka ng ustisya. I'm telling you. Salamat po. I'm telling you. Lahat yan, patatawag natin. Kapag pinatawag na natin yung LTFRB, pinatawag natin DOTR, baka makansela pa itong lisensya naman ito kapag hindi ito nag-support. Okay? No po. Sige ma'am. Lahat ng klaseng tuloy ibibigay namin sa iyo. May kalalagyan po ito, wag lang ako kayo magpa-areglo. Kung gusto niyo ko talagang hustisya, sigurado ako, makukuha niyo po yun. Makukulong niyo si driver at yung Angkas, bahala na yung Navy LTFRB kung ano yung narapat na sanction dahil sa padalos-dalos sila at pinaikot-ikot kanila. Pati yung mga pulis, mga taga-barangay na kumampi doon sa Angkas. Salamat po. Ilang araw pa kayo nawala ng ano? 10 araw na po yun, simula po nung November 12. Tapos 5 araw po kami magpabalik-balik po doon sa police station. November 12 po ng gabi yun, nagpunta kami para mag-file ng kaso. Okay. Kayo po yung call center agent. Opo. So mga 2 linggo na po kayo walang ano? Bali, isang cut-off na po namin yun eh. Wala ano, po akong nasagurin po nitong ano. Sige, bigyan kita ng 20. Salamat po. 4, 5, 20. Binibigay ko po ito sa inyo para hindi kayo makipag-areglo. Hindi po talaga. Huwag kayo makipag-areglo. Ako na pong bahala doon sa mga pangangailangan nyo. Susuportahan ko po kayo all the way. Sa mga susunod na araw, magbibigay po ako ng financial assistance para sa baby mo, sa family mo. Kaya ako ginagawa yan para hindi ka matukso na makipag-areglo. Hindi po sa ginawa po nila sa amin. Pinapahiya po po ko nung rider na mga sinasabi niya po. Hindi po ako makikipag-ano sa kanila. Kasi sobrang abala po yung ginawa nila. Sobrang pagpapaikot na rin po. Sige ma'am. Ronette, Sherry, bigay mo yung cellphone number ninyo kay ma'am. Kung meron kayong kailangan, meron na kayong direct line po sa kanilang dalawa. And lahat po ng klaseng tulong na kailangan, ibibigay ko para hindi ko na makipag-areglo. Ha? Okay. Good luck, ma'am. Salamat. Sa tulong. Isang nakakalungkot na realidad sa mga ordinaryong Pilipino na katulad ni ating pasahero, na siya na nga ang biktima, mga kabayan, ngunit napagkakaitan pa siya ng tamang proseso. Kaya naman, ang pagkakaroon ng Rapin Tulpo Action at Senator Rapin Tulpo sa ating gobyerno ay nagpapahiwatig na meron tayong pag-asa at merong magtatanggol sa ating mga Pilipinong naapi, mga kababayan. Kaya isin na po ang mga video na ito para maging aware po tayo sa ating mga paligid at sa ating mga sasakyan. Ikaw bilang mamayang Pilipino, ano ang dapat gawin sa Angkas rider na ito kapag napatunayan na siya ay nagkasala, mga kababayan? Well, comment lang po kayo, mga kababayan, sa mga inyong reaksyon sa mga video na ito. At sana po nagkaroon tayo ng magandang aral sa mga video ito, mga kababayan. So maraming salamat, mga kababayan, sa inyong panonood. At para sa mga bago manonood, please like and subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga video ilalabas. Maraming salamat, mga kababayan. To God
be the glory.